Hi guys, gagawa po tayo ng kutsinta. Ito po yung mga recipe niya. So, una po, mix natin yung dried product like tapioca starch sa all-purpose flour. Then, ilagay na yung brown sugar. Mix po natin. Then, sunod po, ilagay na natin yung fresh milk. I-mix po natin ng maayos para ma-dissolve po yung flour. Then, ayan. Sunod, tubig. Mix lang din natin. Then, sunod na ilalagay ko dyan is yung lye water. Or lihiya. Then, strain po natin para yung mga buo-buo makuha natin. Then, tutunawin po natin yan. Ayan. Then, naglagay po ako ng food color. Sa paglagay ko po ng food color, unti-unti ko siyang nilalagay until makuha ko yung desired color na gusto ko. Nasa sa inyo po yung kung gaano katingkad or yung color na gusto nyong maging color ng kutsinta. Pero sa akin, ito po yung color na gusto ko. So, yan. Dito isasalo ko siya ulit para makita ko kung may mga buo-buo pa siya. Ayan. Para matunaw ko yung may mga buo-buo and ma-even din po yung color. So ngayon, inililipat ko muna siya sa kabilang container para mamaya once na inilipat ko na siya sa maliit na molder cup, madali po para sa akin. And pero iwa-wipe ko muna yung molder cup ng oil bago ko siya ilagay. Ang purpose po ng oil na ito is para hindi po siya gaano dumikit once na naluto yung kutsinta. So, habang ginagawa nyo ito, dapat mag-start na kayo magpakulo ng tubig. So, ito kumulo na yung tubig. Ilalagay ko na yung i-steam ko. Yung temperature ng heat po is nasa low medium heat lang siya para even po yung pagkaluto. Ayan, para sa akin, okay na to. So, ito, kukuha ako ng sample. Like, ayan. Ayan, malambot. Kung makikita nyo yung texture is soft siya, yan. Yung actual na video na ginawa ko is for order po. So, nakagawa po ako ng around 80 plus na kutsinta. Salamat!